ako? Ilan yung question nila? Sinabi na dapat meron siyang constitutional right also that must be respected or preserved, ano ba? Pero given the sa pina, so can the committee or the Senate force him to basically attend, considering na sabi niya merong threats against him? Sa kung matatandaan nyo, noong December, nung ako pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee, binago natin yung rules. And the rules, as amended, would apply likewise to persons cited in contempt. So yung sa atin, sa pagbabago ng rules, binigyan po natin ng diin yung karapatang pantao noong mga humaharap sa mga committee. So doon sa atin pong nilagay ay dapat kilalanin din yung kanilang karapatan as an individual, as a Filipino citizen. So yung sa akin, we reiterated that during that interview. Ang sabi ko po ay kung merong pamamaraang legal na gagawin si Pastor Kibuloy sa pagdulog sa husgado, kagaya nung nangyari noong Neri case sa Senado, kung inyo natatandaan pa, wala makakapigil sa kanya. At hindi dapat pigilan yon kasi karapatan niya yon. Kung sakaling siya naman ay dadalo sa isang pagdinig ng Senado, kailangan din igalang ng komite ang kanyang karapatan. Ang ibig sabihin nun, huwag babastusin, huwag tatratuhin ng bilang isang nagkasala na, dahil ang pagdedetermine ng pagkakasala ng isang tao, the right to adjudicate the guilt of a person lies with the court and not with a committee. Maliwanag po yan. Ang atin pong gawain dito sa Senado is to investigate in aid of legislation. It is not the duty of the Senate to condemn and imprison an individual. Because that individual, no matter how high nor lowly he is, has the same basic human right and the right of being, the right to innocence, etc., etc. So igalang po yun. Yun po yung sinabi ko noon. Igalang yung karapatan ni Pastor Kibuloy. Hawak ko. Paul, ang counsel of the target resource person, halimbawa yung kay Kibuloy, can he insist na to the committee to recognize his counsel given his supposed threat? Hindi po ako yung abogado dito ni Pastor, pero kung gustong gamitin ng abogado niya nung binago po natin yung section 16 and 18, eh pwede niyang sabihin na bigyan din sila ng karapatan na mag-file ng memorandum, etc., etc., kagaya po nung ginawa natin doon sa mga nagdaang pagdinig natin. So, babalik po yan sa paggalang sa karapatan, kung kahit sino man na nandun, kahit hindi si Pastor, huwag bastusin yung mga nandito sa kumaharap sa komite ng Senado. If the Senate heads to what Pastor Kibuloy wants, na non-appearance, would this not set a bad precedent to other personalities who would be invited by the Senate? Hindi ko alam po yung dahilan niya eh. Hindi naman ako yung So this should be case to case basis. Correct. So ulitin ko, may karapatan ang Senado na hilingin ang kanyang presensya, subalit yung kagaya po dun sa Neri case. Kung natandaan niyo yung Neri case, pinawalang bisa ng Supreme Court yung contempt. Nilift yun, yung si Romulo Neri. Natandaan niyo na yun. Yung mga bata-bata pa nun nandito nung panahong yun.
So kung natatandaan niyo yon, nakialam ang husgado, ang Supreme Court, at sinabi lifted yung contempt order. So he can utilize that. Ikarapatan naman siya. May abogado siya. Nung sa formally na umabot din sa court, parang ganun din. He can maximize, utilize all legal venues available to him. And no one should deprive him of that right. Wala na. Nakakalimutan niyo na yung chacha. Sige. Wala na. Tapos na. Tanong sa kung napag-usapan bang ID informant? Yung chacha. Ayun. Among senators and congressmen. Yung pinag-usapan. Informally. Ano ibig sabihin na informally? Hindi formal. Alam mo, masaya kami kanina nung sa prior to the signing, si nasa harapan ko nakaupo si BBM, o sa kaliwa si SP, sa harapan ko sa kaliwa si Speaker. So wala naman ako nakikitang rift. Ang alam ko ay iisa pa rin ang Kongreso, the lower house, ang daming congressman kanina. The lower house and the upper house. So wala ako nakikitang pag-aaway kanina. Sa voting separately, would it not be a contentious issue? Kasi yung House of walang ganung race. Sa kanila. Well, enshrine ang bicameralism sa ating sistema. Hindi pa naman tinatanggap na unicameral body ang dalawang kapulungan. Kaya even without mentioning that, voting separately yon. Pero how would you deal with this stand ng Kongreso? Ulitin ko ha. Tatlo lang ang modes ng pag-amend ng saligang batas. 1, Constitutional Convention. 2, Constituent Assembly. 3, People's Initiative. Itong nangyayari ngayon, this is pursuant to a fourth mode coming from a commentary of the late Father Bernas.